Good noon mga kabimeg at kalogis. Ngayong hapong ito, ako po ay may hinahandang manok. Day 19. So isi-share ko sa inyo yung day 19 kong ginagawa bago magpasa ng timbang, kasi ang pasa ng timbang one day before the fight. Kung 21 ang laban, magpapasa ka ng timbang. Tapos ngayon, ito, 19 days tayo ngayon, Mark, na. O, 19 days. So, ang ginagamit ko, pellet, syempre yan, Power Max. Ang ginagamit kong Quaker Oats, ito. Buo po yung oats nito. Buo. Mas gusto ko to. Medyo mahal lang ng konti. Pakita ko po sa inyo. So, ayan, o. Kita ba? Kamadami ata yung camera. Linisin muna natin. So, pakita ko sa inyo yung Jackie Oats na ginagamit natin. O, Quaker Oats. Ayan, o. Kita nyo ba? Buo. Ayan, o. Ayan. Ayan. Kitang-kita na. Buong buo. So, yun ang ginagamit ng Quaker Oats. O, ilalagay natin dito sa lagayan. Dito ka, Mark. Kabila. Sakto yun sa lagayan. So, ayan, o. Pakita mo, Mark. So, ang ginagawa kong timpla ay day 19. So, medyo may ginagawa ako dito para mabilis magtunaw ang manok para sa umaga, mabilis mag-empty yung manok at the same time, yung katawan ng manok, yung gizzard, yung tawag dito, yung panunaw nila, mag yung pula, yung panunaw nila, mas bibilis. Bukan mo, Mark. So, ito yung ginagamit yung concentrate. So, ilan ba yun, Mark? O, timpla tayo para 12. Para sa 12. So, ang gagawin kong ito, good for 35 to 40 grams na ito. So, ang ginagawa kong timpla, tulad yan 12. 7.5. Kasi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan. Power Max. So, ayan. Pagkakit natin na Power Max. Kung 10 manok, ang tempo niyan, 6.4. So, 12, 7.5. O, 1. 2, 3, 4, 3, 5, o, mas, ayun na tapos. Tapos, 6 na kutsarang maes. So, ito po yung ginagawa ko, ho. So, itong itlog, ang isang itlog para sa 5 manok. So, yung 10 manok, 2 itlog. So, sila 13 to 15, 3 itlog na puti po ito. So, ginayat na. So, yan. Ginagawa po natin. So, lalagyan na natin ng with germs. Punong-puno po yan. Isang kutsara talagang punong-puno. Para sa 12-13 manok. So sa umaga, sa hapon, hindi ako naglalagay ng dextrose. Hindi ko tayo naglalagay. Kasi ang manok, malino ba, Mark? Kasi ang manok, baka naman kitang-kita, tiyan ko dyan. Kasi ang manok ho, mga kabimeg, pag may dextrose, hindi po yan na masyadong nakakatulog. Gising po yan. So, yun na. Walang dextrose powder sa hapon. Itong ginagawa kong timpla sa hapon ho ito. Bukas ho, magpapasa ho tayo ng timbang.
So ano lang minuto? 5 minutes. So sa limang manok, isang kutsarang punong-puno. Ang ginagawa ko dyan. So 15 manok, 12 to 15 na yan. Itong quaker oats, nakakatulong itong magpagaang ng manok. So 19 days pa lang naman ngayon. Kung kulang ang daang, kung kulang nabibigitan kayo, dagdagan nyo ng quaker oats. At kung talagang ano, palalamangin nyo yung inyong concentrate. So yun na, gata smart. Off muna. So yun. Ano pa ba kulang? Mamaya na yan. So, ako gumagamit ako ng kamatis. Nilalagay natin ng mga ganyang kadami. Sabihin na natin 7 pieces. In-slice ko yan ng pinong-pino para matuka manok. Isasama po natin yan dun sa paso. Sa paso na may patuka. Punin mo na nga, Mark. Ilagay mo na dito yung paso. Para bumilis tumunaw yung manok natin. Para pagdating ng fight day, maganda po yung condition ng kanyang gizzard. Yung kanyang tawag dito ay balon-balunan. So, pwede ko itong dagdagan ng konti nito dahil parang kulang. So, yun po yung ginagawa. Tapos, sa isang manok, isang kutsarang gatas. So, ito po, timplado na po ito. Ay yung tansyado ko na to, ito ay pang 9 to 10 heads. So, ito po ay 13. So, lalagyan natin ito ng 12 to 13 heads. So, lalagyan natin ng isa at dalawang kutsara. So, yan ang ginagamit kong gatas. Baka naman. So, i-share ko kasi nung day 1 hanggang day 15 si Mark ang gumalaw niyan eh. Hanggang day 17 ata. So, naging busy ako pero tinuturuan ko yun si Mark. So, tagal mo ito. Bukas yung pagkakitin. So, yan. May gatas na po yan. So, kompleto na. Ang kutsarang ito, pag nilalagay na sa paso, dalawang kutsara, isa nito. Takal na takal ko yan, kaya ang kutsara nyo, pati sa paglabanan, dadalhin nyo to. And sakto po yan. Isang kutsara, dalawang kutsara, sa isang punong nito. Tansyado po yan. Perfect po ito. Kung sumobra man kayo, konting-konti lang. So, ito po yung ginagawa kong mixing. Ang ginagamit ko po dito, concentrate, ay Royal. Kung wala naman pong Royal, yung Plier. So, Mark, takalan mo na. So, yan po yung ginagawa kong mixing sa day 19. Kasi bukas ng umaga, magpapasa ng timbang. So, yan, kita nyo, oh. Dalawang kutsara, punong-puno yan. Huwag mo siya doon punuin, Mark. Yung tama lang, ulitin mo. Hindi mo kailangan mag 40 gramo. So, mga 35 lang. Yung tama lang, yung banayad lang, yung hindi bundok. Taktak mo. Yan. Dalawa. Yan. Ganyan lang. Kasi magpapasa tayo ng timbang bukas, kailangan mas mabilis silang magtunaw. Uy, taktak mo pa. Masyadong madami. Taktak. Yan, yung hindi mabundok. So, tansyado yan. Kasi pagbasa, mataas ang timbang niya. Gawa na may gatas na. So, yan. Kita nyo. Tinitimpla na Mark. So, bukas, isi-share ko sa inyo yung pang one day before the fight na patukang ginagawa ko. Mapakakman yan or mapastag.
So, yung pasong yan, eh, luma na. Pwede na. Ayan. Ayan. So, yan. Ngayon, lalagyan na natin yan ng mga tigpipitong pirasong yung gantong kalaking kamatis. Eh, malaking bagay po ito sa panunaw nila. So, makikita nyo sa umaga, ang bilis na magpanaw. So, tansyado natin yan. Laking bagay ho yan. Palimalim ang butel, ganyan kadami. Huwag nyo hong dadamihan. So, ito po ay ginagawa ko day 19. Konting-konti lang po. Mga 5 piraso, 6 piraso. So, yan. Sobra pa nga yung isang buong kamatis. Kumbaga sa ano eh, pampa-refresh yan ng ano nila. Balon-balonan or gizzard sa English. So yun yung piraso ho, na gantong kadami yan ha. Ayan ha. Kunti lang yan, 1, 2, ganyan. Tamang-tama lang po yun sa isang manok. Kahit 7 piraso, okay lang. Ayan po. So yun na, papatukain na ni Mark yung ating panlabang manok. Eh, sasamahan natin si Mark doon, papakita ko sa inyo para ipapatuka talaga ni Mark yan. So, lakad na Mark. So, ito yung gagamitin natin. Okay, tira, Mark. So, anong oras nagpatuka? Alas 4. So, alas 4 ho. Gawa nung pula. Naninibago sila. Gawa nung patatas. Ay, patatas. I mean, kamatis. Sorry. So, yan. So, after a minute, tingnan natin. So, yan. Yan, hapit na sila ng tuka. So, ang ginagawa natin ngayon ay day 19. Bukas, last day, isi-share ko rin sa inyo. Sana may oras tayo. At isi-share ko sa inyo yung day 19 na ginagawa ko. So, ang manok, lalo na't stag, merong stag na maarte. Ayaw tumuka pag nandiyan ka. Ayaw uminom pag nandiyan ka. So, habang ginagalaw nyo yung stag nyo or habang hinahanda nyo, obserbahan nyo, may mga kanika nila silang ugali. So, hindi nyo yan makukuha kung hindi kayo magiging hands-on. Sa breeding, conditioning man yan, mapakakman yan, mapastag, may ugali yan, syempre. So, ang payo ko sa mga nag-aaral maghanda, kayo. Wag yung YouTube lang, wag yung ano. Yung YouTube, yung patuka, nakakatulong yan. Pero iba rin yung hipo, iba rin yung nahihipo mo yung manok. Para alam mo kung ano kulang, kailangan mo pa ba bang pag-aangin, sumobra ba sa gaang, kulang ba sa tubig, sobra ba matubig pa ba? So, ang kailangan nyong malaman, ano ang tamang hipo ng mamamalo yung manok. So, ganun po yon. Iba ho yung experience ng ikaw talaga naghahanda, na-oobserbahan mo sila, tumatagal ng tumatagal, nakukuha mo yung ugali nila. Kasi hindi naman sinabing 21 days, 21 days mo lang sila eh. Kasi may precon yung stag. Pag pinili mo yan, bago mo isali sa event, syempre, pupurgahin mo na rin yan, ititrim mo na rin yan, battle tree, yung titrim mo yung palahibo sa puwet para pag dumi, maayos.
yung palong nila, ititrim mo din para hindi abala sa mata nila. So, yun yung preco na tinatawag. At pinapatuka mo na sila ng mga pangkondisyong patuka. So, ayan o. Kita nyo itong isa o. O. Ubos na ubos. So, yan. So, bukas isishare ko sa inyo yung 20 days feeding conditioning ni Randy Hebron ng inyong panlingkod. So, iyan, 20 yan, dumadating na dumadating, lumalapit ang laban, may na-out. Siyempre, istag po yan, very moody sila. Expectin nyo na sa istag nyo. Bago kayo dumating yung inyong schedule, eh madami pong aberyang nangyayari dyan. Kung kailan magpapasa ka na ng timbang, parang nangangayaw siya, minsan may konting sipon, minsan ayaw tumuka, minsan nag-iiba yung ipot. So madami, kailangan po yan eh, alam nyo lahat yan. Tsaka mayroon pang istag na pag inilagay mo na sa box, doon sa keeping box, eh pakita natin. Yan, yan yung keeping box, yung dinadala nyo sa sabungan, yan yung keeping box. Pag nilalagay mo na sila dyan, naglululundag, nag-aalboroto, natatakot. So, ginagawa, habang papalapit ang laban, tinetesting na yan doon sa keeping box. Tinetesting na sila. Para sa ganun, masanay na sila dahil doon sila mag-i-stay ng matagal. So, tulad ngayon, keeping sila. So, meron dyang na-out dahil sobrang likot. Pagtanggal mo sa keeping box, takot sila. Kasi nga, first time sila. Kaya kailangan, kasama rin sa pagte-training yung paglalagay sa box. Traveling box and keeping box. So, hindi nyo napupunasin, may nakaka-experience sa inyo na laban, sanay, hindi takot. Pero pag itinravel mo na at nilagay mo na siya sa box, ayun, pagdating ng sabungan, taas na yung pulok nila. So, yun yung mga basic exercises sa paghahanda po ng stag. So, experience ang experience ko na po yan. So, yun pong mga sineshare ko, yun po ay sa experience ko. Sana po ay makatulong sa inyong mga baguhang breeder. So, yun. Bisitahin natin yung tinuka nila. O, kita nyo. O. Ubos. Ni kumbaga sa kanin, walang tutong. Oh. So, ayan po, ubos yung kanilang mga patukaan. So, maliban lang dito. So, ayan oh. Hindi niya inubos yung pellet niya. So, tingnan natin mamaya kung uubusin niya. So, ayan. Pati yung kamatis, ito, hindi pa naman tapos tumuka. So, natuka pa naman siya. Titingnan natin. So, BMEG Integra, kakampi mo sa panalo. Salamat po, boss, sa mga bossing natin sa BMEG Integra. Salamat po sa suporta. At ako po, eh, hanggang ngayon, eh, nasa BMEG Integra bilang regional endorser. Thank you po. Ang pagkakaalam ko, ako po ay nasa 5 taon na. Kung hindi ako nagkakamali, or more than 5 years na ako sa BMEG bilang isang endorser. So yun, magpapaalam na po ako sa inyo. At kita nyo naman, ubos yung patuka. Ubos na ubos. Maliban lang dun sa isang yon na parang may natirang konti. So magpapaalam na po ako sa inyo. Bukas upload ko yung 20 days na feeding or patuka na binibigay natin sa manok na kinukondisyon. So papaalam na po ako. Ito po si Randy Hebron TV. Salamat po. Sana po may na-share ako sa inyo kahit konting kalaman ayon sa aking mga eksperyensa. Salamat po. Paalam. Bye-bye.